Matapos sa mga pagtitipon dahil sa kampanya at halalan, umakyat ng 17% ang naitalang mga bagong kaso sa Metro Manila mula May 13 hanggang 19 kung ikukumpara sa sinundang linggo. Pero ayon sa Department of Health, mas mababa pa rin ang pinakahuling 2-week growth rate sa rehiyon na nasa negative 17%. Habang ang average daily attack rate ay nasa 0.47 cases kada 100,000 na populasyon as of May 19. Kaya naman nasa minimal risk pa rin ang case classification ng NCR. Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga kaso sa rehiyon, sinabi ng DOH na walang pagsipa sa bilang ng mga nao-ospital sa NCR. Pumapalo lang sa 19 hanggang 23% ng ICU bed sa Metro Manila ang okupado na itinuturing na low risk. Pero ayon sa isang infectious disease specialist, hindi pa rin dapat magpakakampante. Our expectation is that 1 to 2 weeks after the super spreader event, there will be uptick of the cases. And if this will be the start of the uptick of the cases, then the more we should be concerned in terms of monitoring the numbers and obviously enhance our health protocol and preparing for the healthcare setting. Ayon pa sa DOH, nananatili ang posibilidad na sumipa ang mga kaso ng COVID sa pagsulpot ng mga bagong variants kung marami pa rin ang walang bakuna o booster. Kanina, nadagdagan pa ang mga lungsod sa Metro Manila na nagbukas ng bakunahan ng ikalawang booster kontra COVID sa mga senior citizen at health worker. Kabilang dito ang lungsod ng San Juan na dinagsa ng mga nagpabakuna. Madali daw makahawa itong BA2.12.1. Nabalita, ayoko namang magkasakit, mahirap pa ospital. Ayon sa LGU, kailangan munang mag-register online ng mga kwalipikadong health worker at senior citizen at mag-antay ng text message bago pumunta sa bakunahan. Sa Navota City, bukas na rin simula ngayong araw ang bakunahan ng second booster para sa seniors at frontline health workers. Ayon sa abiso ng local government, pwede silang mag-walk-in sa vaccination sites maliban sa Navota City Hospital at Tumana Health Center. Sa Pasig City, pinalawig na rin ang binabakunahan ng ikalawang booster sa A1 at A2 priority groups. Sa Muntinlupa, umabot ng 124 ang nagpabakuna ng second booster na senior at health worker mula kahapon. Samantala, kung sa US may emergency use authorization na ang Pfizer COVID vaccine para magamit bilang booster sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang, ayon sa Philippine FDA, wala pang manufacturer na nag-apply ng EUA para magamit ang COVID vaccine nila bilang booster sa naturang age group sa bansa. Vivian Gulia, ABS-CBN News.